Basa at sugat ang inabot po ng isang 10 taong gulang na lalaki sa Maynila matapos mabuli ng ilang ka-eskwela. Sa pulpa, sa video ang pananakit sa bata kung saan makikitang pinilit ito na makipagsuntukan sa isa pang batang lalaki. Nang hindi pumatol, pinaguntog ng bully ang kanilang mukha. Pinagtulungan pa siya ng ibang bata sa kahinabulang niya sa classroom. Walang guro nang mangyari ang pambubuli. Sinubukan po ng News 5 na kunan ng pahayag ang Trinidad Texon Elementary School pero walang humarap. Ang ina naman ng biktima, wala na raw plano ireklamo ang batang bully dahil nagkausap na sila ng magulang ito. Pero hiling niya, tiyakin ang eskwelahan na hindi na maulit ang insidente. Naiyak nga po ako kasi pinapapasok po natin ang anak natin sa eskwela para matuto at mag-aral. Tapos may kita natin ginaganon pala siya. Tinuturing po na ikalawang tahanan ng mga mag-aaral ang eskwelahan. Pero paano na lang kung dito mismo mangyayari ang pambubuli? Kaugnay ng balitang yan, partner, makakausap natin sa linyang telepono si DepEd Assistant Secretary Attorney Tony Sito Umali. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Good morning po sa inyo, kasama Martin, kasama Erwin at sila po ng ating mga nanonood at nakikinig. Sir, maraming salamat ha for waking up early and picking up our call. We really appreciate it. Ito lamang ho tayo, sir, kasi medyo nakakabahala po dahil simula na po, may inilabas po ng DepEd yung circular about bullying, sir. Pero parang hindi pa rin po natitigil ito. Every day, I get reports from our action center, from dito sa action center ng T3, na somebody, somewhere, yung anak nila nabubully sa school, pero wala pong ginagawa or walang magawa ang mga teacher. Kasi ang bullying naman po, sir, hindi naman po sa harap ng teacher nangyayari. Mm-hmm. It could be either sa mga stairs, sa likod ng building, ng eskwelahan, or sa mga CR. Doon po nangyayari. Ang question ko dito, sir, is paano ho natin nga talaga mapapangalagaan ngayon at masusugpo itong bullying kung nangyayari po ito na wala po sa harapan ng mga otoridad, ng mga teacher, principal, school officials? Asek Umali, sir. Apo, Ka-Erwin, yung ating DepEd Order No. 40, Series of 2012, klaro po doon dapat yung procedure na dapat sinunod ng mga guro na pinag-ulatan ng insidente ng pambubuli. Mabilis po lamang, Ka-Erwin. Pagkatanggap po ng maski written o verbal notice or complaint ng kahit sino mang kawani ng ating mga paaralan, dapat po ito ay dadalhin immediately sa kanilang school head or principal. Right. Yung principal po, wala pong option. Wala pong pwede niya, hindi niya pwede sabihin, sa pinto ng pambabata, hindi ko po ito nakita. Dapat po kaagad sabihan ang mga magulang at yung nambuli at nabuli. At pagkatapos po niyan, dapat po i-refer sa doon tinatawag po nating Child Protection Committee. Ka-Erwin, ka-Martin. At titignan ka agad kung kinakailangang bigyan ng penalty without any full-blown hearing by way of reprimand in the presence of the parents, yung nambuli. At yung kaukulang psychosocial intervention ay gagawin para naman doon po sa biktima ng pambubuli. Kapag wala pong ginawa yung eskwelahan, Asek, meron bang pananagutan ang pamunuan nito? Mayroon po. Yun po siguro yung kasagutan sa sinasabi po ni Ka-Erwin na talagang yan pong pinakamalaking hamon sa kagawaran. Kailangan panagutin ang lahat ng mga kawanito ng ating kagawaran na hindi po ipinapatupad itong kautusan na ito ng ating brother Armin Luis. Sir, ano po ba ang mga, kunwari may nagbatang nag-report, ako po ay karamihan po, ako po ay binugbog. Hindi, yung minsan partner, karamihan ngayon yung tinutukso ng tukso. Ha? Tinutukso na ikaw mabaho, tapos hanggang yung buong klase, pinagtatawa na siya, sabihin na mabaho kang bata ka. Ano ho ba ang disciplinary action po ang pwedeng ipataw sa nambubuli at ilang beses ba niya dapat gawin ito para mabigyan ng disciplinary action? Sa unang pagkakataon po, reprimand, maaari po kaagad ibigay sa harap po ng mga magulang ng mga nambubuli. Pag inulit pa po uli ito, after all the counselings, mga pagpapaliwanag doon sa mga batang nambubuli na ito,
a penalty of suspension of not more than 1 week may also be imposed by the school head. So yung principal ho may discretion na isuspend din na itong mga batang ito na paulit-ulit pang ginagawa pag sa unang pagkakataon ay hindi po kumubra yung pagpapagalit. Okay. Ito kahit kunwari, si bata number one, binuli niya. Bukas, yung bata nakaklase number two naman. It doesn't matter kung ilang bata ang ginagawa niya, basta lagi niya pa ulit-ulit ang ginagawa niya. Ano, Secretary Asek? Tama po yun, Ka Erwin. Ang binigay niyo pong halimbawa, Ka Erwin, panunukso. Okay. Iba po yung penalty imposable if it results to serious physical injuries at wag naman po sana pagkamatay. Iba po yun. Penalty of exclusion or expulsion po ang pinag-uusapan naman ito. Usually, Asek, sa magbabarkada, merong alpha eh. Meron talaga yung nangunguna, yung leader. At yun ang numero unong bully. Tama. Talaga, no? Tama. Meron bang paraan na doon muna, tutukan muna ng pansin yung alpha na yun para hindi na mambully pa at hindi na ma-influensyaan pa yung mga bata na nasa paligid niya? Sa totoo lamang, Kamartin, ganun po nga dapat ang ginagawa. Kaya nga po yung pagbuo po ng Child Protection Committee na binanggit ko po, lahat po ng ating mga pampublikong paaralan, meron po yan. Yan po'y binubuo ng punong guro bilang chairperson, co-chair po niya yung guidance counselor, members ng PTA, student council, president, or kung sino mga opisyal lang ang kakatawan. Klaro po yung mga miyembro po niyan at ang mandato po ng Child Protection Committee nito ay maging proactive in engage in a massive education campaign against bullying at pati na rin po yung sinabi niya yung pagtutok dun sa mga pinuno ng mga grupo ng mga mambubuli, dapat po ginagawa po itong committee na ito. So I have one last question. Ito po ang kadalasan mangyayari. Bihira po yung binubugbog, bihira po yung nananakit. Pero kadalasan po na natatanggap ng report ng bullying sa tanggapan ko ay ganito. Yung mga bata, lalo na yung mga lalaki na medyo malalambya-lambya, tinutukso na bakla or tinutukso na pangit or tinutukso na bobo. Ha? Hanggang sa mga ibang estudyante, tinutukso na rin siya araw-araw. Hindi nga po nakakasakit physically, pero syempre yung psychological po, emosyon ho ng bata, nahihiya nang pumasok dahil bukas tatawagin naman siya bakla, tatawagin siya. Ganun ho yung common ngayon, sir, pangit or bobo, lagi hong ganun. Sipunin. O sipunin. Nagkakaroon po ng psychological impact sa bata ho ito. So, hindi po ito physical, pero matindi po yung impact naman hunit sa bata. How would you consider this na hindi masyado life-threatening dahil panunukso lang? O may anong klaseng parusa ang kaakibat nito, Asek Umali? Sa unang pagkakataon, penalty of reprimand. Pag inulit pa rin po uli, after ang critical po dyan, pinagalitan ng husto, pinagpaliwanagan yung mga nambuli, up to 1 week penalty of suspension po. Yung po yung nakalagay sa kautusan po ni Brother Army. Pero klaro ka, Erwin, opo, ang DepEd po ngayon sa pamumunong po ng ating USEC Albert Muyot, gumagawa po sila nung tinatawag nating capacity building of our school officials and personnel para maintindihan po nila talaga kung ano po ang gagawin sa mga ganyang ulat po ng pambubuli na hindi po dapat isasantabi, na dapat kaagad-agad kakausapin yung mga bata na nambuli at yung binuli, at yung tamang psychosocial intervention ay gagawin. We're doing those capacity building activities nationwide. Na nalulungkot po ako, Ka-Erwin, dun po sa sabi po ninyo, sa staff po ninyo magbibigay po kami ng numero na hotline po ng DepEd. Opo. Pag itinawag nyo po yun, Ka-Erwin, mabilis po yung aming detects po dyan at the very least, we will reprimand our school personnel. Makakaasa po kayo. Nako. Pag nakita po namin na hindi po nila ina-actionan yung mga ganyang ulat ng pambubuli. Alright, maraming salamat po, DepEd Assistant Secretary Tonicito Umali. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.